Hi Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. This is your gem in your Tar Reader. So Earth Sign, alamin natin ang sitwasyon na na-encounter or ma-encounter mo. Just a reminder, this is a general reading. So this may or may not resonate with you, so don't take it personally. This is just a guide. This is also a timeless reading. So kung mapanood mo ito sa ibang panahon at ibang pagkakataon, maaaring nakatadhanang mapanood mo ang reading na ito. Possible na yung mga advice and messages na mapu-pull out natin ay makatulong sa iyong sitwasyon. Also, please like, share, comment, and subscribe for more videos. Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn, salamat sa pagsuporta at pagsubaybay sa ating channel. Na-appreciate ko lahat ng comments and messages nyo sa ating videos. Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn, give me your energy. Earth Sign. You have Six of Swords and Air Sign. Five of Cups, a Water Sign. And Queen of Cups, a Water Sign. Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn, maaaring ikaw ay involved sa Air Sign, Gemini, Libra, and Aquarius, and a Water Sign, Cancer, Scorpio, and Pisces. I'm sensing here an energy of moving on. Maaaring ikaw ay nasa sitwasyon ng breakup, separation, merong nawala, merong umalis, merong nagpakalayo-layo. May problema kang pinagdadaanan sa ngayon that leads to breakup and separation. Merong nalulungkot sa pagkawala or pag-alis mo, or maaaring ikaw yung sobrang nakaramdam ng kalungkutan dahil sa nawala sa buhay mo. Diba? There is someone moving on. Maybe this is your energy or your person's energy. Resonate as it is, Earth Sign. You have Queen of Cups. This is an energy of self-love, self-care. Diba? Unahin mo muna yung sarili mo. Pahalagahan mo ang sarili mo at ang pamilya mo. Taking care of yourself and your family. Let us see. Let us clarify your energy. Give me the Five of Cups in your energy. Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn, give me the Five of Cups. Earth Sign. The Hanged Man. Diba? Maaaring you are feeling stuck sa sitwasyon na brokenhearted. If this is your energy hanggang ngayon, hindi ka pa rin makarecover sa nangyari sa inyo ng person mo. And if this is your person's energy, hindi pa rin siya makarecover. Feeling stuck siya sa connection nyo, hindi pa siya nakaka-let go. Water sign. Ang person na ito, umaasa pa rin na magbalik ka or magbalik ang dati nyong connection sa isa't isa. May panghihinayang. Still holding on. Let us see. Let us clarify the Six of Swords in your energy. Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn, give me the Six of Swords in your energy. Earth Sign. Seven of Swords, an Air Sign. Cheating, betrayal. Diba? Ito yung dahilan kung bakit ka nag-move on, kung bakit ka humiwalay, kung bakit ka nagpakalayo-layo. Kasi nga, may panloloko, may cheating, may betrayal, stab in the back. Napakahirap ng magtiwala sa isang taong sinira ang tiwala mo. Kaya siguro ganun na lang yung lakas ng loob mo na mag-move on at iwan siya dahil niloko ka niya, dahil nasaktan ka niya. Ang iba sa inyo maaaring kasal na at may mga anak na nadamay sa pagkakahiwalay nyo or breakup nyo or separation nyo. Pero alam mo, Earth Sign, na ito yung tamang gawin sa sitwasyon ngayon kasi hirap ka na eh. Hirap ka ng pagkatiwalaan yung person mo. So ayaw mo na. Sa ngayon, mas wise ka na na bakit ka magstay sa isang relasyon kung sira na yung tiwala.
Parang para sa iyo, earth sign, mahirap nang maibalik ang tiwala. So, nafe-feel ko, this is your person's energy. Hindi pa rin siya maka-move on sa'yo kasi ikaw nag-move on ka na. Kasi alam mo yung self-worth mo eh. Alam mo na hindi mo deserve na maloko. Kaya you are moving on. That's why you have Queen of Cups. Self-love, self-care, maaaring ikaw na ang umako ng responsibility sa mga anak niyo or sa anak niyo. Let us see. Let us clarify the Queen of Cups in your energy. Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn, give me the Queen of Cups in your energy. Ace of Cups, a water sign. Diba? Naka-focus ka sa sarili mo, sa pamilya mo, sa mga anak nyo, sa anak mo. Self-love, self-care. Yun yung priority mo ngayon. Doon mo binubuhos lahat ng panahon at attention mo. Kinalimutan mo na yung person mo. And maybe this offer is from your ex, from your past person. Offer of love. Offer of apology. Kung hindi man siya humingi ng sorry, maybe Ace of Cups is an offer of a new romantic relationship. This is someone new. In your life, earth sign. Be ready for this offer. Kasi dadating yan sa pagkakataong hindi mo inaasahan. Kasi nga busy ka sa buhay mo. Busy ka sa pamilya mo, sa anak mo. So kung ano man yung mag-o-offer sa'yo, sisiguraduhin mo na sincere, totoo, at hindi sasayangin yung panahon mo. Let us see. Let us get more clarification for Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Let us get more energies. Okay. Earth sign you have here, imprisonment. I'm sensing here that this is your person's energy. Feeling stuck siya sa sitwasyon nyo, sa relationship nyo, siya yung hindi naka-move on. Kasi nga siya yung may nagawang pagkakamali. Alam niya na nasira ang tiwala mo sa kanya dahil sa ginawa niyang pagkakamali at pinagsisisihan niya na yon, ngunit huli na ang kanyang pagsisisi. Diba? Kung kailan wala ka na sa buhay niya. Thoughts, lagi ka niya sigurong naiisip. Ang pamilya niyo. Yung nasira niyang pamilya. Hindi kayo nawawala sa kanyang isipan. Dahil nga, may kalungkutan sa kanyang puso ngayon, meron siyang kalungkutang nararamdaman. May panghihinayang sa person mo. You have a mature woman. Like the Queen of Cups in your energy, earth sign. Full of love. Taking care of yourself. Know your worth. Know what you deserve. Yun yung priority mo ngayon eh. Ang sarili mo to improve your life, to improve your situation. At ang family mo, yung mga anak mo. Kasi nga ngayon, yun ang responsibility mo. Let us see. Let us get more clarification for Earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Okay, earth sign you have here, Page of Wands, a fire sign. Diba? Yung person mo, nagawa niyang manloko dahil sa dala ng emosyon niya.
sa dala ng pangangailangan niya. Medyo immature yung person mo. Diba? Kumbaga, ginawa niya yun ng hindi niya pinag-iisipan na mayroon siyang madadamay or maapektuhan, na mayroon siyang masasaktan. King of Wands, a four sign. Ginawa niya ng walang pangihinayang. Maaring ang person mo very ma-pride or ma-ego, kaya hanggang ngayon, hindi pa rin siya niya inaako yung pagkakamali niya. Pero deep inside, pinagsisisihan niya yun kasi nawala kayo sa buhay niya. And Ten of Wands, a far sign. I'm sensing that this is your person's energy. Nag-struggle siya sa sitwasyon sa buhay niya ngayon. Maaring ang person mo is a far sign, Aries, Leo, and Sagittarius. Pero tingin ko, ayaw niya ipakita sa'yo na pinagsisisihan niya na yung ginawa niyang pagkakamali dahil sa pride or ego niya. Pero alam niya kung ano yung nawala sa buhay niya. Let us see, Angel Guide, give us a message, advice for Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Okay, water sign you have, earth sign, Taurus, Virgo, and Capricorn, you have here forgiveness. Kung kaya mo na, forgive and forget. No answer, there's always a reason for that. Compromise, not the right time. Ask your angels for some guidance. And if you believe, so it's up to you, earth sign. So thank you, Earth Sign, Taurus, Virgo, and Capricorn. Please like, share, comment, and subscribe for more videos. Thank you, Earth Sign.